God! What a play coming in from Demon kahit hindi natin in-expect. Nakukunin nila yung kill ng ganun-ganun lang. Out of nowhere, biglang lumipad, biglang nawala ng parang bula. That is the damage coming in from the Fanny. And Demon Kite now with a great early game. Ang tanong, masisecure nga ba nila ang Turtle dahil doon? With Turtle already spawning, kita mo yung aggression na nagagaling sa RSG. And the same goes para sa Echo. Oy! Sanford with an answer. Hindi pwedeng walang kapalit ang pagkuha nyo kay Yawi. Turtle ngayon, sisimula na nga ni Carl Dizzy, light with a vision, pero sobrang layo ni Demon Kite, kaya naman libreng pagong para sa Echo. Echo securing the first turtle of the game, and Demon Kite nagahanap ng bawi, pero makunat si Yawi, hindi niya mabuburst. And so far, biglang pumutok tong laro, wala pang 3 minutes. Ang angas ng palitan between both of the teams, kasi kita mo, calculated yung mga ginagawa nilang trades eh. First, kumuha sila ng kill doon sa may board lane, just because they know na yung turtle mag-spawn agad. Demon Kite papasok, pero mukhang hindi tatama yung fatal links ni Yawi. Ang ganda nung pag-protect ni Benny Cutie sa kanyang sarili. Pero kung mapapansin natin yung ginawa nila ay talaga mahirap. Pero tuloy ang bakbakan sa may matakitaas. Hindi sila bibitaw. Sanji with a save. Nahuli pa nila yung kill just because of that outer. Carl Dizzy mapapaikot na dito pero wala silang mahuhuli. Pero Demon Guide papasok. Demon Guide papasok. It's a 1-for-none. Gusto niyang gawing 1-for-1. Demon Guide bumabawas. Carl Dizzy medyo kapunat. Ito na, niretro yan na. It's a battle of the jugglers. And it's a 1-for-1. RSG secures a kill back. Teka lang, 3 minutes pa lang yung laban natin. Bakit parang suntukan na kagad? This is the spikes working for both of the teams. When you take a look at it, mas gugustuhin sana ng RSG Philippines to not have those kinds of initiations. Kapag lumapit lang doon sa kanilang teritoryo yung Echo, tsaka lang nila ipapunish. But Echo, with their mechanics, Carl Tizzy dishing it out all the time. Nagiging mahalagang bagay yun para sa kanila given that there's just a lot of options left on the table. And right now, walang lamang sa laro na to. Kumbaga, dead even ang ating score. Just a 200 gold lead for RSG Philippines. And ito yung gusto nating makita. Ito yung laban na masarap talagang panoorin dahil bardagol lang agad sa simula pa lang. Pero kung titignan natin yung gold lane, ha, mukhang nagfa-farm lang talaga yung mga marksman natin for the late game. Kuha lang talaga ng resources, ipon muna ng mga items. Kailangan na kailangan nila mag-buy time din. Pero sobrang aggressive. Sabi natin nung first few minutes, parang walang nangyayari. Parang narinig ata tayo ng mga teams. At talagang nagbardagulan sila kagad. Pero ngayon, mag-a-attempt pa ng panggulo dito sa may bandang kabila. Nuts, mukhang mapapa-extend. Maaari siyang bigyan, pero nakaabangan din naman si Aqua. So eventually, yung turtle na naman yung i-contest ng isa't isa. Nuts, mukhang mapapa-ulti. Apat ang umahabol sa kanya. May makunat nga ba sa apat? Pero nandyan na ang mga ibang raiders. Si Light ay pro-protecta ng Nuts. Pero ito na si Sanford. Ang ganda ng pagdating. Pero may fatal link sa sinagot. May event mula kay Carl Dizzy. Hindi na nakaalis si Demon Kite. At mukhang ahabol pa doon sa may buda kabila na even si Espirita. Pero ahabutan ata. May bawi ang mga raiders. Nuts, with a kill. Hinarangan pa ni Light. Bawal kayong dumaan! At ito na nga si Benny Cutie. Hinahabol nila si Nuts. Mukhang makakapag-regen pa. Mukhang nakapag-sticker pa nga. Pero ito na si Benny Cutie. Aabangan ng konti. Consecration. Makakatakas nga ba yung Chakadal? Hindi siya matatamaan. And Nuts remains alive in this fight. Tingnan mo yung kumpiyansa na nanggagaling ngayon sa side ng RSG given na confident na talaga si Nuts na makapasok inside yung teritoryo ng Echo just because they have the sustainability para wala silang damage. Naman si Sanji, saan pupunta kayon? Lumalabas na nga sa mapa dahil may harang doon sa may bandang gitna, pero ngayon turtle naman ang pagkagawa ng dalawa. Nakabang si Yawi, napakaganda pwesto, pero nakita siya ni Light. Ema naman dito with a basic attack, pero hindi na sila papalapitin pa. Habang kumukuha si Demon kahit ng orange buff, kinuha na ni Carl yung pagong! And that is a turtle going to the hands of Echo. Dalawang pagong ang napunta para sa Echo. And this is huge for them. Pero meron ng 1K gold lead ang RSG Philippines and Echo. They want Nats. At ito na nga, hahabulin nila Consecration. Uy. Mukhang walang malakas sa apat, men. Bumagsak ang Yura. At ito na nga, RSG nabawasan ng isa. Got the turtle para sa RSG, or para sa Echo rather, pero RSG got a turret doon sa may bandang itaas in return. So trades are still happening. Dikitan pa din yung ating gold in terms of the matchups and economy na mapapansin nyo ngayon. 1,000 lang, pero paunti-unti permanent damage ang ibinibigay ng RSG Philippines. 1 torres sa taas at 1 torres sa baba. Wala ngayon more space para makagalaw ang Raiders. Still a 1K gold lead for RSG Philippines. Hindi na masyado gumagalaw dahil kanina pa nga nagbabardagula ng Echo.
in RSG 60 seconds from now, it's going to be the final turtle of the game. Sino kaya makakakuha nun? In RSG though, medyo lumalambot na yung power spike ng isang Demon Kite Fanny, no? Pero kung idadagdag ko doon sa sinabi mo kanina, Nax needs to be able to step up gaya ng ginawa niya from a while ago. Needs to divert all the attention. Pero teka lang, Sanford, mabubuhay pa siya sa sitwasyon na yun. Pero Nax stepping up, siya yung makukuha ng spotlight from the rest of the members. Nakahuli dito ng Fatal Links, pero meron din naman ditong untog mula doon kay Light. Nice, pero tuloy pa rin ang magbakan. Altara magsasalba sa kanila. Guard! Hindi sa pot. Guard! Si Mahinat sa gitna. Si Demon Kite! Tinawiran yung Tore! Umibit si Kong TZ, pero mukhang makakatakas pa. Ito ang ganti ng mga orka. Hindi pwedeng basta-bastang tawiran yan. It's a 2-4-2. At wala pa rin nakakalamang sa laban na to. 2v2. And Carl TZ still alive in that situation. Great initiation from both of the teams. But I have to say, super aggressive ng ginawa ng RSG kasi lumaban sila sa ilalim ng Tore. Yes, they have enough damage most especially pagdating sa early portions of the game. Pero kung lalaban ka with the added information or added damage na nanggagaling sa Tore, mahihirapan ka talaga eh. Turtle, 3/4 HP na. Echo, sila magsisimula. Eman na huli! Na Fatal Lakes, wala na yung Blazing Duet. Beautiful cancel coming in from Echo. Easy take on the Turtle. RSG Philippines ngayon ang kailangang mag-back away at dumistansya dahil sa ganong play na ginawa ng Echo. Pero mukhang may plano pa silang bigyan yung isa. Like walang kawala, inipit sa gitna. Ilista mo na yon kapag naipit, Santi. Apat yung tumitira dun, men. Hindi sila nakukontento. Ibuboost natin lahat ng ultimates natin as soon as possible kasi tingnan mo yung swing na nangyayari ngayon in terms of the gold. It's already in the lead of Echo. And when you take a look at RSG Philippines, yung composition sana na nanggagaling sa kanila and the itemizations, there's already a golden staff and a demon hunter sword locked in by Eman. Kaya naman alam nila na kapag nakuha nila yung kaisa-isang gold laner na yon ay magiging malaki yung dagdag na gold in terms of Echo. And this is it! Flicker play! Napakonceal tapos ginulat si Eman! Hindi na makakatakas pa! Echo doing some risky plays na nagpe-pay off para sa kanila. At ito na nga yun, nabanggit mo kanina ang gold swing, a 1k gold lead for Echo. Oy, pero si Yawi, mapapaliban naman si Demon Kite and buhay pa rin. Carl TZ though in trouble, nakulong doon sa Grock Block. Pero tignan mo naman yung bawas ni Penny Cutie. Dumugo yung dalawa. Pero ngayon, bawas na bawas si Carl Sanford going for the tower lock. Ngayon, papasok talaga si Demon Kite. Pero mukhang hindi lay tutuloy. May Polystar mong patras. May harang na naman. Pero hindi enough yung buhay ng Raiders para palagan ang mga Orcas sa pagkakataong iyon. A close game dito sa Blue Leaf. 6-9 ang ating kill score. 1,000 lamang ang lamang ng Echo. At hindi pa nga tumutumba ang ating first tier turrets dito sa mid lane. Napaka-importante nito. Lalabas na rin ang Lord 15 seconds from now. At mukhang puwipuesto na ang mga Orca. Slowly kita mo na yung power spike na nanggagaling sa Echo moves, especially when you take a look at Benny Cutie. 2, 1, and 4. Enough itemizations na yung pwede niyang gawin. Nakita mo na yung latak doon sa damage dito kay Lilia, kay Aqua. And this time around, yung early game spike na dapat sana nanggagaling kay Demon Kite, he started the matchup in the very first few minutes na 2-0-0. 2 deaths na nakuha niya right after that. So it's slowly shifting to the hands of Echo and RSG Philippines. They need to make some stops doon sa ibang mga parte ng ating mapa because the Lord is already being taken here and Echo sinisimula na agad. Ito na nga, binabawasan na ng mga orka. Demon Kite, hinahanap ni Sanford at si Carl TZ ay nasa harapan na ng unang Lord ng laro. Medyo malayo pa si Demon Kite pero konting lamang lang, konting lipad lang, pwede niyang manakaw to. Vision coming in from Light. Here comes the Lord. Sino nga bang makakakuha nito? Na-burn yung black shoes dito ni Aqua dahil nga sa pagdikit ni Sanford sa kanya. Pero papasok pa si Demon Kite. May Fatal Link sa ginawa pero babalik sila. Sino kaya makakuha? Carl TZ secures the Lord. Very guilty sa may madalikuran. Basic attack lang at mukhang umaabot pa rin yung hits. Pero mapipilitan sila mag-back away. Walang palitan pagdating sa kills. But Echo, with the Lord secure, sila ngayon ang may control sa mapa. Malinis na take mula sa Echo. In 6-9 ang kill score, hindi nagbabago. Ang Lord ay magmamarja doon sa top lane. Echo, pwede silang mag-secure ng additional turrets dahil crucial dito. Crucial yung ginawang check doon para kay Aqua na pop kaagad yung black shoes. And then right after that, no initial burst of damage na manggagaling para sa side ng RSG. Yes, mobility na manggagaling para sa Raiders. Pero kasi sobrang dami ng pwede or posibleng sustainability from them. Just take a look at this! Oh no! Hindi na nila pinapalapit para makakuha nga si Demon Kite ng purple buff pero nagawa niya pa rin ang paraan at mukhang makakaabot pa nga siya sa pag-uwi pero basag ang Torres sa may bandang gitna at kompleto
pa pa ang Echo, yung Lord, halos puno pa rin yung buhay at mukhang mapagsasabay-sabay nila yung pagpasok pati ng minions. Inhibitor turret ang gustong makuha ng mga orka sa push na to at mukhang ipipilit nila doon sa baba. Nats against four people, but here comes Demon Kite. Zanji ay nababawasan na pero nanakabata. Wala pa namang babagsak. Tore lamang sa baba. In Echo, a 3.6k gold lead. Itutuloy pa kaya nila? Back na ata ang kanilang call. Ang bilis ng ginawang rotation doon now. Nandito naman sila sa mid lane kasi nandito yung kanilang minion wave and they want to push forward sa kanilang inner turret para sa side ng RSG. Yummy. And kung papansinin mo ngayon, hindi na natin makita si Benny Cutie kasi napapaligiran talaga siya. Protektado at protektodo yung ginagawa ng Echo ngayon. Ito na naman yung mga yawi conceal plays na talagang nakasanayan na natin ng regular season. Pag nakita natin nag-conceal si Yawi na may mga kasama, most of the time talagang may aksyon na magaganap. But this time around, hindi na nila pinilit pa kahit medyo malayo si Demon kahit doon sa taas. Kung titignan natin ang ating item Sona, anong namamatahan mo? Good plate armor pickup sa nagagaling kay Esmeralda and kay Akai given that now Carl TZ and Sanford very very confident na pumasok doon sa mga early game aggressions nila from a while ago and this time around gagamitin nila yan. Most of the lineups or itemizations sa nagagaling sa Echo having a defensive item of their own which fills up or follows kung ano man yung lineup na meron sila kasi si Melissa lang naman yung kailangan na magkaroon ng burst or immense amount of damage and then the rest will just follow dun sa mga follow-ups and setups na ginagawa nila from before. RSG nakapag-push ng isang Torre sa baba with a split push coming in from Nats. Kung babalagin natin ang interview kahapon, sabi nila mas malakas pa to sa kanilang championship form. Pero may lamang ang Echo ngayon na 4,000. Kailangan nga bang i-on ng gasol? Kailangan nga bang painitin pa ang RSG even after their 3-0 performance kahapon? Ito ang mga tanong na masasagot sa sunod na Lord. 10 seconds from now, a big team fight is about to come. Talagang nakukuha ng Echo yung advantage doon sa positioning. Sila ngayon yung nagsiset ng tempo at tila ba sumusunod yung RSG Philippines. Pero isang play lang ni Light yung kailangan nilang bigyan talaga ng pansin. Pero masyado pang malayo itong mga members. Hahabol si Sanford doon sa eksena mismo sa Lord. So let's see. Kasi si Sanford talaga yung nagiging problema dito ni Aqua. Lagi siyang dinidikitan ang lagkit. Nangangalahati na ang buhay ng Lord at Echo ang tumatangkin nito. Carl TZ nasa vicinity at pati na rin si Demon Kite. Magkakaagawa nata dito. Si Light nakahanap ng dalawa. Kailangan mag-flicker palayo. Yawi, pinoprotektahan pero tinatakis si Evan. Mukhang mababakay dyan! Si Yawi ang bibigyan. Wala na nga si Yawi. Tapos yung Lord. Kunti na lang yung buhay. Demon Kite with the Lord Steel. Tuloy pa rin ang sayawan. Si Evan naman dito eh. Talagang pumasok na ang Lazy Do It. Inuubos na yung mga miyembro ng kabila. Pero palitan lang talaga. 2-4-2 trade. Carl TZ. Makakatakas pa nga ba? Sanji Eman! Trying to save Eman! His teammate. Carl TZ is still alive. At ito na, Echo. Mukhang na-surrender nila yung Lord na yon. RSG. Demon Kite with a Retribution Steal. Nakakuha pa ng mga konting katawan pero nakapagbalik din naman ng Echo ang kills. Ngayon, ano at paano nila gagamitin ang Lord na to? Beautiful positioning from RSG Philippines. Nakuha nila yung Lord so this gives them more options nang sa ganun ay makuha nila yung tamang equalizations ng towers na meron tayo ngayon dito sa laban. Meron din silang opportunity to actually get those kinds of inhibitor turrets that will deal the super minions at na mahihirapan din naman na mag-clear ang Echo kasi ito yung weakness ng kanilang lineup. There's not a lot of wave clear na pag-uusapan natin dito just because they have the sustain. So Sanford and the rest of the members of Echo kanina sama-sama sila pero ngayon kailangan nilang mag-disperse para lamang dumipensa. From a 4K gold lead, bumaba ang gold lead ng Echo to 1K. This is massive for RSG Philippines. Binanggit mo kanina na early game talaga ang advantage ng isang Fanny at kailangan nilang tapusin to ng maaga dahil si Eman na lang ang inaabangan nilang power spike. At ito na nga, dumudugo na rin kahit sinong banata ni Eman. Sobrang sakit ng damage na nabibigay dito ni Eman. Ang laking factor ng blazing duet niya. As long as hindi makancel at wala si Yawi doon sa vicinity, eh talagang hayahayang buhay niya sa mga pagpasok with that BMI. Bukod pa doon, ngayon ang mapa ay kontrolado na ng RSG. Kahit na ang kalamangan in terms of gold ay napupunta sa Echo. Confident na sila na magtungo ulit sa iba't ibang parte ng ating laning stages. And now, napapabili na rin ang mga itemizations itong si Yawi and the rest of the members of Echo given na super taas na rin kasi ng damage and burst potential na pwedeng maibigay ng RSG. Now, they're just checking out, giving out information as much as possible para naman hindi
sila magulat kagaya ng ginawa ni Demon Kite kanina doon sa Lord Pit. Wala namang agawa ng buff na magaganap dito. Carl TZ will be able to secure his own purple buff. And so far, ang mapa natin ay nasa gitna ang mga minions. Kumbaga, equalized, close game talaga ang usapan dito sa game number 1. Just an 800 gold lead para sa mga Orca, para sa Echo, at lalabas na. I think this is not going to be the evolved Lord at this point. 20 seconds bago lumabas ang pangatlong Lord sa game na to, at Echo na naman magsisimula. Kailangan na nila iwasan ma-steal ni Demon Kite to. Interestingly so, yung purple buff na na-mention mo kanina ay napunta kay Sanford. Binigay ni Carl TZ yun kay Sanford para mas mabilis siyang maka-clear ng mga waves in their matchup against Nats. So, kapag nakakuha sila ng mga laning matchups na matatanggal kaagad yung minions, magkakaroon sila ngayon ng main focus, which is gonna be the Lord. Pero, dahil nakuha ni Esmeralda or dahil nakuha nitong si Sanford yung purple buff, it's gonna be better for them given na mas mabilis siyang makakaikot ngayon. Just take a look at it. Kinailangan na ni Demon Kite na bumaba para lang talaga makapag-clear ng waves, and this is an opportunity para sa Echo na makuha ito habang wala pa yung iba. 2 XP laners doon sa baba habang sisimulan na ni Carl TZ ang Lord. Mukhang hindi pa naman sila magko-commit. Tatangkin lang niya ng konti, babawasan lang ng pachepi-chepi, at si Light papaalisin si Carl. So far, mukhang canceled ang Lord call. Si Sanford ay aabulin ni Demon Kite, pero napakakunat na ng Esme na to. Hindi basta-basta nagbibigay ng opening ang Echo dahil nga sa presensya dito ni Sanford ay nagagawa nila na umpisahan yung Lord dahil nga malayo-layo pa si Demon Kite. Pero knowing that funny ito, kaya nilang bigyan, kaso nga lang si Nax. No, magiging plano, nahatak ng bahagya, immortality pop. Andito yung rest po ni Demon Kite, kaso nga lang may harang, andito rin si Sanford. Pero si Benny Cutie, maliligtas pa ng Cold Outer. Merong pasok mula dito kay Demon Kite, pero hindi magiging sapat. Walang trade para sa Raiders. What a kill coming in from Echo. Nice call mula sa mga Orca. Humanap ng isa kahit yung pinakamakunat na member ng RSG. Pinitas na nila for a slight advantage on the upcoming Lord fight. Initially, yun yung gustong gawin ng RSG kanina. Gusto nila ma-pick up si Sanford. Kaya naman bumaba si Eman doon sa bot side. And then right after that, kahit si Nats yung pinakamakunat na hero coming from the side of RSG, hindi na nila pinalampas pa because this gives them one man up pagdating sa Lord Pit. Tinan mo naman si Sanford sa purple buff. Si Sanford, dikitan lang, minamama lahat ng mga damage dealers dito sa Demon Kite. No retry, no. Demon Kite papasok, and out mechanics, Carl TZ with the Lord secured. Hindi na sila makatakas, pero ngayon, yung untog delight palang nahuli. Pero ahabol si Demon Kite. Grabe na yung damage si Benny Cutie at hindi sila makalapit basta-basta. Echo regains control. Another clean take mula sa mga Orca at bumalik ang kanilang 3K gold lead. Walang namatay at nakakuha pa nga ng Lord. This is the third Lord of the game. Malaki ang chance na makakuha na sila ng inhibitor turret dito. Sanford is playing out of his mind right now. Kita mo yung purple buff, just enough for them to be able to secure that Lord. Kasi si Demon Kite nagamit niya yung retribution niya during that time. And that gives an ample time para sa side ng Echo para makuha yung kanilang sariling Lord. In which ngayon momentum napupunta sa kanila. Locking in that Ice Queen wand also para kung sakaling makalapit siya doon sa ibang members ng RSG Philippines. That's gonna be an increased slow for them. And Echo can just start with the initiations with Benny Cutie na nasa likuran lang. Lord marching down sa bot lane. Nasa taas si Demon Kite. May limang tao dito sa may bandang orange side ng RSG Philippines. Yawi papasok. Nanakot lang naman ng konti. Babagsak na ang inhibitor turret. Pero nasa na nga ba ang Yawi conceal play? Mukhang tatahimik muna sila. Disiplina. Walala! Nahuli ata ang isa pero hindi na nila i-go. Wala na sila dito pang counter setup. Si Yawi naman ang uhuli ng Fatal Links. Nahuli niya si Nats. Pero tuloy ang makbakan. Demon Kite is down. I repeat. Demon Kite is down. Echo na ngayon ang mamamayagpag dahil lumi sila sa isa. Pero nakuha naman din si Aqua. Nats is out as well. Pero ngayon makakaipit na naman. Immortality pop, wala nang kawala. Tatlo ang bagsak mula sa Raiders habang nandito pa yung apat mula sa mga Orca. May minion silang mga kasama. And it's all up to Light and Aqua kung paano nila ito dedepensahan. Pero mukhang walang plano yung Echo na patagalin pa. Itutuloy nila. Pero ngayon si Light. Pwede pinipilit pa rin. And double buff! Meron ditong Winter Truncheon play na gagawin. Aqua is still alive with burst damage. Star Moon! Ayan na nga! Base lock na. Lock it para in! Para kay Benny Cutie. Echo! Ito na nga ba ang unang win? At sila ang unang makakapagawa.